Gising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang nangyari. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Igani na trust si Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkaalkalde sa Davao City para sa eleksyon 2022. Ang papalit sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na si Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Wala pa ibinibigay na dahilan si Mayor Sara sa kanyang pag-withdraw at may unang balita si Joseph Moro. Sinadya ni Davao City Mayor Sara Duterte ang tanggapan ng COMELEC 2nd District sa Davao City para i-withdraw ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang ang kapatid na si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte ang hahalili sa kanya. No comment. No comment si Davao City Mayor Sara Duterte nang tanongin namin siya kung bakit nag-withdraw siya ng kanyang COC sa pagka-mayor ng Davao at kung ano ang magiging susunod niyang mga hakbang para sa election 2022. Ang pag-atras ni Mayor Sara ng kandidatura para sa re-election nangyari sa gitna ng panawagan para tumakbo siya sa pagkapangulo sa November 15, ang deadline ng substitution para sa mga atras na kandidato ng mga partido. Matatandaang noong 2015, nag-withdraw din ng kanyang kandidatura sa pagka-mayor ang amang si Rodrigo Duterte. Si Inday Sara ang humalili noon sa kanyang ama. Noong araw ding yon, may kinatawanan na naghain naman ang kandidatura na nakatatandang Duterte sa pagkapangulo sa COMELEC Main Office sa Maynila bilang substitute sa umatras na kapartidong si Martin Dino. Sa gitna ng nilikhang ugong ng pag-atras sa kandidatura sa pagka-alkalde ni Mayor Sara, naging emosyonal ang vice presidential aspirant na si Senator Bonggo sa isang talumpati sa Antipolo. Alam niyo, itong problema about the substitution dito sa politika, maaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan ko umiwas. Gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang inyong vice presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Kailangan ko pong umiwas. Walang tinukoy ng mga pangalan at hindi nagbigay ng ibang detalye si Go. Bago ang talumpati, tinanong siya kung anong gagawin niya sakaling kumandidato sa pagkapangulo si Inday Sara. Sabi ni Go, nakahanda siyang suportahan ito dahil meron siyang utang na loob sa alkalde bilang anak ng Pangulo. Nauna naman nag-anunsyo si Baste Duterte ng pag-atras ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-alkalde para humalili sa kanyang kapatid. Sa isang pahayag, sinabi niyang si Attorney Melchor Kitain Jr. ang papalit bilang vice mayoral candidate. When were you informed that you were supposed to file for VM? Very recently. Not enough time na yung make any announcement or anything. Para sa unang balita, Joseph Morong, Buong Puso para sa Pilipino. Pinaalalahanan ni Pangulong Duterte ang National Task Force Against COVID-19 na dapat mabakunahan ang target population bago magsimula ang campaign period para sa eleksyon 2022. Kasabay nito, muli niyang binanata ng mga ayaw pa rin magpabakuna kontra COVID-19. Narito ang aking unang balita. Tinalakay ng Pangulo sa kanyang Talk to the People kagabi ang vaccination rollout at ang mga hamong kinakaharap ng bansa sa vaccine hesitancy. Ang isang plano para pabilisin pang rollout ay ang tatlong araw na National Vaccination Day. From November 29 to December 1, coinciding with our November 30 commemoration of Bonifacio Day. With this, we want to convey the message that every Filipino who will get vaccinated, lahat na pala, ang gustong sabihin dito, sa gobyerno na yung lahat nagpabakuna are heroes. Lahat kayo hero. Yung hindi nagpabakuna, yung mga pangit na may iba nang nagsulputang panukala para mahikayat ang mga ayaw magpabakuna tulad ng no bakuna, no ayuda. Pero tinalakay ng Pangulo ang no bakuna, no trabaho. You seek employment. And then one of the reasons that would be asked of you
by the prospective employer would be kung bakunado ka. Na kung sabihin mo hindi, at whatever reason ibigay mo doon sa kanya, para ang importante lang naman sa kanya, bakunado ka hindi. Kung hindi ka bakunado, hindi ka tanggapin sa trabaho. I think that is legal. You have the right to refuse to accept as an employee of somebody who is not vaccinated. Mahalaga mapanatili ang pagbabang bilang ng mga kaso ayon sa Pangulo, lalo pat mag-eleksyon. At pinahalalahanan ng COMELECTA kailangan masiguro magkaroon ng pagkakataong mangampanya ang mga kandidato. You have to have a place where maybe they would limit the attendance. I'd like to remind the COMELEC that you must give the candidates really the space. Dati nang sinabi ng National Task Force Against COVID-19 na mahalaga mabakunahan ang target population sa Pebrero bago magsimula ang campaign period sa election 2022. Sa kanyang ulat sa Pangulo, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na para makamit ito, dapat may 54 million na Pilipino ang fully vaccinated bago matapos ang taong ito. Formal na rin ipinresenta ni Duque sa Pangulo ang rekomendasyon na gagawing voluntary ang pagsusot ng face shield sa ilalim ng Alert Level 1 at 2. Pero ang pinal na polisiya, pag-uusapan pa sa IATF sa Webes. Samantala, good news naman mga kapuso, na itala po ang bagong pinakamababang bilang ng mga bago at active cases ng COVID-19 sa bansa. Sa datos ng DOH kahapon, 1,409 ang mga bagong kaso na pinakamababa sa loob ng halos 9 na buwan o mula noong pong Pebrero. Bumaba rin lalo ang mga aktibong kaso o yung mga nagpapagaling pa sa 30,544 na pinakamababa rin sa loob ng mahigit 8 buwan. Mas marami rin ang naitalang gumaling na nasa halos 3,000. 46 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Sa kabuuan, 2,806,694 na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa. 2,731,583 sa kanila ang gumaling na. 14 na laboratorio ang hindi pa nakapagsusumite ng kanilang datos. Dalawang maghiwalay na aksidente nangyari sa Quezon City kagabi. Kabilang dyan, salpukan ng truck at motorcycle rider sa Commonwealth Avenue. May unang balita si James Agustin. Tumila po ng isang motorcycle rider matapos maaksidente sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Hindi maigalaw ng rider na si John Mark Valerio ang kanyang kanang kamay. Nagtamo rin siya ng mga sugat sa binti. Kwento ng saksi, biglang nahulog ang fairing sa motorsiklo na minamaneho ni Valerio. Babalikan daw sana niya ito, pero biglang pumihit siya na gano'n. Eh, paparating itong truck. Kaya yun, natumbok ng truck. Kaya nung binangga yung motor, talagang nakabalagbag siyang gano'n. Ayon sa driver na delivery close van, mabagal naman daw ang takbo niya. Nagulat daw siya ng lumiko ang motorsiklo. Bigla siyang lumiko sa, ano ko kaya, tumama siya dito sa tagiliran ito. Bumper ng tagiliran. Eh, tumulihapon ngayon siya. Inamarino nga ako, sad-sad ngayon gulong ko doon. Hindi na rin kinaya kasi sa harap ko na mismo siya lumiko pag gano'n. Dinala ng rescue team ang sugatang rider sa ospital. Iniimbisigan pa ng QCPD Traffic Sector 5 ang aksidente. Makikita naman sa videong itong isang dugong lalaki na nakaupo sa nakatumbang concrete barrier sa Quezon Avenue pasado alas 11 kagabi. Agad siyang isinugod sa ospital. Ang lalaki ay driver pala ng taxi na sumalpok sa ilang concrete barrier. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang harapan ng taxi at natanggal ang bumper nito. Natumba naman ang mga barrier. Mabilis sir yung takbo eh, kasi mula doon, bumangga na siya rito eh. Parang may kagit-gitan siya na sasakyan. Bumangga una doon. Tapos, ikot-ikot na. Pasado hating gabi na maialis sa lugar ang naaksidenteng taxi. Ibinalik din sa pwesto ang mga nabanggang concrete barrier. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Sa susunod na linggo ng deadline para sa substitution ng kandidato. At kaugnay niyan, adi pa pang issue kaugnay ng eleksyon. Makakausap natin si COMELEC spokesperson James Jimenez. Magandang umaga, James. Magandang umaga, Igan. Okay, nag-withdraw si Mayor Saras ng kanyang COC for re-election sa pagka-mayor ng Davao. Pwede yes. ba siyang humabol sa national position? Ano magiging proseso kung sakali?
Pwede naman po. Ang kailangan lamang ay maging partido, maging member siya ng political party nung taong isa-substitute niya, no? Ibig sabihin, hahalili siya sa ibang tao, kailangan kapartido siya ng taong yun. Yung kanyang hugpong ng pagbabago ba isang partido? Political party po yan, pero regional. So, okay. Hindi po siya pwede tumakbo sa national level except as an independent candidate. Eh, may mga di ba nag-aalok sa kanya, dito ka na maging presidente, dito ka na, yun, mga pwede doon? Pwede po. Bale, kailangan siya mag-ano, kailangan siya sumali doon sa political party na yun. Kailangan ba, kunyari, November 15 ang deadline, November 14 na mag-out siya na member ng partido, pwede yun? Basta on or before November 15, Igan, kailangan party make na siya. At so lahat ng possibility bukas. Sa ngayon po ba, may mga nag-aina ng substitution para po sa presidente o vice-presidente? Sa ngayon po, wala pa, no? Inaantabayan na natin yan over the next few days. Okay. Ano naman po ang latest sa petition na di ba hindi naman i-disqualify kundi huwag kilalanin yung COC ni dating Senador Bongbong Marcos? Pakitulungan tayo sa termino. Tama po. Petition for cancellation po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po siya disqualification case. Iba po yun. Yung petition for cancellation, sinasabi lamang na may mali doon sa kanyang COC kaya dapat hindi tanggapin. Sa ngayon po, nairaffle na yan. Okay. Nasa isang division na yan ng COMELEC at naghihintay lang tayo para ma-issue yung summons. Oh. Napakarami po kasi nung kaso doon sa docket nung division na yun. Pero ang kinu-question sa COC niya, yung sinabing wala siyang kaso o hindi siya na-convict. So pwede niya i-correct lang yon. Nagkaroon po ng kaso ng material misrepresentation eh. So kailangan po yun yung titingnan kung talaga nga bang mali yung kanyang pagkakasabi na no or yes or whatever, no? Uh-oh. Kung mali yung sagot niya, yung didetermine natin. Okay. Meron bang ano? Ika nga, ma-resolve ba yan bago nyo ilabas ang opisyal na listahan ng mga kandidato? Na dapat naman, ano? Opo, dapat naman. Kung hindi naman siya magtatagal masyado, no? Kung wala masyadong hearing o mga ano, mga clarificatory hearings na hihingin, mukha namang matatapos natin on time. Dahil tatlong araw lang naman ang ibibigay natin sa kanila para mag-submit ng kanilang respective memoranda. Opo. O yung mga pleading nila. Opo. Opo. James, sino na totoong PDP laban? Wala pa po eh. Hindi pala didesisyonan yan. Nagkaroon ng pagdinig po ata nung nakaraan. Pero wala pang desisyon. Okay. Sa kanyang Talk to the People kagabi, nagpaalala rin ng Pangulo sa COMELEC na dapat daw ay mabigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na mangampanya. At given the circumstances, ano ba ang papayagan ni pagbabawal? Pandemic? Sang-ayon po kami dyan. At katulad ng nababanggit na natin before, papayagan naman po natin ang in-person campaigning, no? Yung pangangampanya ng physical. So magkakaroon po tayo ng rules na magsasabi kung ilan ang pwedeng lumahok sa mga campaign rally depending on the alert level in a particular place, no? So kunyari, kung mahigpit yung alert level doon, edi mas konti ang pwedeng mag-attend doon sa mga rally. Pero nababantayan niyo ba yung ano? Nababantayan niyo ba yung mga iba't ibang caravan o mga pagpunta sa mga probinsya ng mga kandidato? Sabi ng mga eksperto natin, super spreader na. Opo, napapanood po natin 'yan. Pero ang malungkot po ay hindi pa 'yan sakop ng authority ng COMELEC, no? Dahil papasok ang campaign period. February ba? February pa po, no? Kaya nga nananawagan kami sa mga LGU at sa IATF. Kasi sa totoo lang, yung mga 'yan, hawak nila ngayon 'yan, nasa poder nila 'yan. So, kung merong dapat sumita diyan, sila. So, yung hayagang pamimigay ng ayuda ng ilang kandidato, hindi pa rin vote buying yun kasi sabi mo February pa kampanya. Hindi pa rin po dahil again hindi pa yan official candidates yung mga yan, no? Wala pang aspirant na umangat sa level ng official candidate kasi nga hindi pa nagsisimula yung campaign period. Naku, dapat pala silipin natin ng omnibus election code at napapaikutan tayong lahat. Ha, James? Totoo yan, Igan. Oo. Okay, maraming salamat. Ingat ka at marami kayong trabaho dyan sa COMELEC. Good luck, ha? Salamat po. COMELEC spokesperson James Jimenez.
Umiiral po muli ang hanging amihan at mararamdaman na ba natin sa Metro Manila ang effect nito? Malamig na ba? Alamin na po natin mula sa ating resident meteorologist na si Mang Tani. Good morning again, Mang Tani. Hi, Connie. Mga kapuso, patuloy nga nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon yung hanging amihan na mga kapuso ayon sa PAGASA. Pero Connie, mukhang hindi pa natin mararamdaman dito sa Metro Manila. Sa wind map ng Metro Weather, makikita nyo tuloy-tuloy po yung pag-ihip ng hanging amihan sa mga susunod na araw. Pero yung lamig niyan hanggang dito lang yan, posible sa northern at central Luzon. Pero mga kapuso, magpapaulan naman yung tail end ng frontal system o yung tinatawag nilang shear line dito naman sa may Palawan at Visayas. Yung shear line na convergence po yan ng hangin. At ngayong umaga, maging ganda sa mga pag-ulan, ang mga taga Batanes, makikita nyo may malalakas na ulan dyan, dyan sa probinsya ng Palawan, ilang bahagi ng Bicol Region, maging dyan sa may Eastern Visayas at sa Panay Island. Pero sa hapon, mga kapuso, maraming lugar ang makakaranas sa mga pag-ulan, ilang bahagi ng Northern Luzon, dyan sa may Mindoro Provinces, maging sa Visayas, meron pong mga malalakas na ulan. Mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. Walang kulay tayong nakikita. Sa Mindanao, asahan ng ulan sa halos buong Mindanao pagdating ng hapon. At muli mga kapuso, may mga malalakas na ulan na posibleng maging dahilan ng pagbaha at landslide. Doon po sa mga mangingisda, delikado pong pumalaot dyan sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Batanes, maging sa Cagayan, kasama ang Babuyan Group of Islands. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Serbisyong totoo ng GMA News. Aabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y illegal na droga na sabat sa isang party sa Davao de Oro. Ayon sa mga otoridad, 17 individual ang inaresto sa anti-drug operation sa isang beach resort sa bayan ng Mabini noong Sabado. Nasamsam ang sari-saring droga kabilang ang party drugs, shabu at marijuana. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing party ang information officer ng Davao City LGU na si Jeffrey Tupas. Kinumpirma yan ni Tupas. Naimbitahan lang daw siya roon pero umalis daw siya matapos ang hapunan at bago nangyari ang raid. Ayon sa PIDEA at NBI Region 11, hindi kasama si Tupas sa mga hinuli. Kinabukasan, naghain ng resignation si Tupas. Sa pahayag naman ni Davao City Mayor Sara Duterte, tinanggal sa trabaho si Tupas noong araw ding yun. Isang bata ang nahulog mula sa umaandar na taxi sa Baguio City. Ang insidente yan, nahuli cam. Narito ang unang balita. Sa kuha ng dashcam, maayos na dinatahak ng taxi na yan ang kahabaan ng Irisan Road sa Baguio City. Sa gitna ng biyahe, biglang bumukas ang kaliwang pinto ng sasakyan. May nahulog mula rito sa gitna ng kalsada. Unang inakala ng may-ari na dashcam na gamit lang ang nahulog. Pero nang makita ito ng malapitan, bata pala ito na humandusay sa kalsada. Gulat na gulat din naman ako nung nakita ko yun, na nung na-realize ko na bata pala yung nalaglag. Ang isang pinagpapasalamat ko rin po yun, medyo malayo po ako sa kanya, naka-distansya po ako dun sa taxi. Kita rin sa video ang mabilis na pagbaba ng babae mula sa taxi para kunin ang nahulog na bata. Dinala agad ang bata sa paggamutan. Ayon sa Highway Patrol Group, maayos na ang lagay ng bata. Ang babae sa video ay ina raw ng bata. Posible raw na aksidenteng nabuksan ng bata ang pinto ng taxi. May pananagutan daw ang taxi driver sa nangyari. Pero paalala ng mga otoridad na obligasyon din ng mga magulang na bantayan ang mga bata sa lahat ng oras. Itong 11229, yung Child Safety in Motor Vehicle Act, meron sana siyang yung parang upuan niya na bata. Dapat yung mother ang mag-extra care sa ano, dapat hawakan yung bata. Yan ang unang balita. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Igan arestado ang isang peking doktor sa Maynila. Ang nagpauli sa kanya, isang totoong doktor at may-ari ng klinika na kanyang pinagtatrabahuhan. At yan ang unang balita ni Jonathan Andal. Sa loob mismo ng pinagtatrabahuhang klinika sa Maynila, inaresto nitong Lunes ng MPD Station 7 ang umano'y peking doktor na ito. Siya si Omar Moharin. Kabilang sa mga nakumpiska sa kanya ang isang lab coat na burdado pa ng kanyang pangalan at ng logo ng dalawang malaking ospital sa Metro Manila. Ang nagpa-aresto sa kanya, isang totoong doktor na siyang may-ari ng klinik na kanyang pinasukan.
November 8, hinire siya as reliever ng doktor. Online siya na ano eh, yung pag-hire sa kanya, yung mga requirements through online. So syempre, pag online, hindi mo makikita doon kung peke talaga yung dokumento. Ang umano'y pekeng doktor, nagreseta pa ng gamot sa dalawang pasyenteng nagpa-check up sa clinic. Yung isa, nag-prescribe siya ng antibiotic, yung isa naman para sa gamot sa puso. Unang araw pa lang sa clinic ng suspect, nabisto siya dahil naghinala sa mga kilos at pananalita niya ang bantay noon ng clinic na asawa ng may-ari. Sabi niya sa asawa niya, may kakilala ka na ano natin sa PRC, ipa-verify mo kung talagang doktor ito. Yun nga, na-find out na wala po siyang lisensya. Dito na sila tumawag ng pulis. May ipinakitang laminated PRC ID ang suspect pero peke ito, sabi ng pulisya. Ayon sa Tayuman PCP, umamin mismo ang suspect na hindi siya tunay na doktor. Pero hindi niya ito inamin ang tanungin ng media. No comment na lang po. Sa attorney ko na lang po. Sabi ng pulisya, sinabi raw sa kanila ng suspect na graduate ito ng medisina pero hindi lang nakapasa sa board exam. Dalawang taon na raw itong nagpapalipat-lipat ng klinika. Sabi nga niya, yung mga dati daw niyang narisitaan, hindi naman daw nagreklamo sa kanya. Saka ang sabi pa niya sa akin na wala naman daw namatay. Kaya sabi ko, kung antay pa ba natin may mamatay? Sa lahat po ng mga nabiktima ng ating suspect po, no? Maaari po kayong pumunta sa ating station. Maharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Medical Act of 1959, estafa at falsification of documents. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa General Santos City. Nagsimula ito kahapon base sa direktiba ng lokal na pamahalaan. Pero dapat magsuot pa rin ng face shield sa mga ospital at clinic. Hindi na rin required ang RT-PCR test sa mga fully vaccinated na pupunta sa lungsod. Kapag hindi pa bakunado at walang negative RT-PCR test, kailangan mag-quarantine. Wala na rin curfew maliban sa mga menor de edad na mula 12 a.m. hanggang 4 a.m. Nilagyan na ng traffic lights ang ilang U-turn slots sa EDSA para hindi na ito kailangan isara kapag wala nang nagmamandong traffic enforcer. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James, good morning! Maris, good morning! Abiso sa mga kapuso nating motorista na dumaraan dito sa EDSA. 24 oras na nila magagamit yung magusunod na U-turn slot malapit dito sa Dario Bridge, maging doon sa tapat ng Quezon City Academy simula ngayong araw. Pinangunahan ni MMDA Chairman Benhur Abalos yung pagbubukas ng traffic light sa U-turn slot. Dati raw kasi ay kailangan isara ang U-turn mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga dahil walang nagmamando na traffic enforcers. Karaniwan din daw ang aksidente. Ang lokal na pamahala ng Quezon City nagpasalamat sa MMDA sa ganitong hakba. Malaking tulong daw lalo na sa mga ambulansya na kailangan pumunta sa Quezon City General Hospital dahil hindi na malayo ang U-turn slot. Samantala, nabanggit din ni Abalos na pinag-aaralan pa nila ang pagpapatupad ng number coding scheme tuwing rush hour. Yan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. With the signalization na ito, itong mga U-turn slots na ito, pwede na dumire-diretso ang mga buses 24 hours a day. Dahil maski madilim, talagang nakokontrol mo ang dali ng traffic, hindi delikado, walang banggaan. Nung hindi natin ginagawa ito, pwede magbanggaan yung sasakyan na nag-U-turn at yung mga buses na dumediretso. Samantala, Maris, ito yung sitwasyon ngayon dito sa U-turn slot. Ito po yung malapit sa Dario Bridge. Nagagamit naman talaga yan tuwing araw at tuwing umaga hanggang hapon. At may mga nagmamando ng mga traffic enforcers dyan. Pero simula nga ngayong araw, may mapapakinabangan na rin yan ng mga motorista sa gabi. Ang napansin natin ngayong umaga, hindi naman nalilito yung mga motorista na naglagay na ng traffic light dito sa U-turn. Silipin naman po natin yung lagay ng traffic ko ngayon. Ang nakikita nyo sa inyong screen ay itong southbound lane ng EDSA mula dito sa may area ng Balintawak patungo sa area ng Muñoz yan. Ay maluwag pa naman yung traffic ngayon. At pang dun sa northbound lane na patungo sa area ng Balintawak ay mas maluwag yung sitwasyon ng traffic. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Habang papalapit ang Pasko, inaasahang tataas ang presyo ng ilang produktong pang Noche Buena. Pero sabi ng DTI, hindi dapat mag-alala dahil may mapagpipilian pa rin ang mga mamimili. May unang balita si Bernadette Reyes.
kung kailan apektado ang mga kabuhayan dahil sa pandemya. Ngayon pa raw nagtataasan ang presyo ng mga bilihin ayon sa mga mamimili tulad ni Aling Melanda. Kailangan kasing maghigpit sa pagbabudget. Ngayong magtataas ng 50 centavos hanggang 5 pesos ang presyo ng ilang Noche Buena items. Unti-unti na lang bibilihin, parang pa isa-isa para pagdating ng December, kompleto na. Canvas pwede. Kasi ano, syempre magbibis ka rin sa pangmasang presyo, ganun. Kabilang sa mga nagtaas ng presyo ang ilang brand ng Christmas ham, fruit cocktail, queso de bola, mayonnaise, tomato sauce, pasta, spaghetti sauce at cream. Hindi naman natin sila mapipigilan dahil hindi naman to basic necessity or brand commodity. Because of the rising cost of raw materials that they need for production, talagang kailangan din naman mag-increase. Pero huwag daw mag-alala dahil may mapagpipilian pa rin ang mga mamimili. May ilang brands kasi ng Noche Buena items na kung hindi gagalaw, eh magbababa naman ang presyo. More than half nito ang hindi gagalaw, hindi magtataas ng presyo. So maglalabas tayo ng panibagong publication, itong mga produkto na lang na hindi gagalaw. 12 items in the bulletin ang bababa ang presyo. Dito sa Quiapo sa Maynila, tumaas ng 20 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng mga hamon. Bukod kasi sa mas mataas na presyo ng baboy, tumaas rin ang presyo ng ibang sangka. Baboy, pati asukal, lahat halos tumaas. Opo, kaya? Kaya, nagtaas din ang presyo yung mga finished product. Siguro, kalahati, gano'n. Kahit konti. Para lang makakain ng mga bata. Baka sa slice na rin, kung meron, di yung buo naman. Ang lechon naman ngayon pa lang tumaas na ng 500 pesos. Lalo pa raw itong tataas pagtungtong ng Disyembre. Dito sa Lalaw, Macasan City, tumaas na rin ang presyo ng native na baboy na ginagamit pang lechon. Kaya naman mas mataas na rin daw ang benta nila sa mga customer. Mataas na. Ano pa kaya sa December? Mas lalo pa. Eh, syempre naluluto pa namin. Yung babayad pa sa tao, sarsa. Mataas talaga kasi sa probinsya pa eh, binabiyahe pa. Ayon sa Department of Agriculture, may pagtaas ng presyo ng baboy dahil sa lumalakas na demand, pero sapat naman daw ang supply ng baboy sa ngayon. Malaki pa rin yung nasa yung inventory sa cold storage. Tuloy-tuloy naman yung supply ng live hogs from Visayas and Mindanao. Siyempre, tumaas na rin yung transport cost. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, yun din ang tinitingnan namin paano bababa yung presyo. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, Buong Puso para sa Pilipino. Sumagot sa iba't ibang issue ang ilang presidential aspirants sa iba't iba nilang aktibidad kahapon. Narito ang unang balita ni Salima Refran at Mav Gonzalez. Sa pagharap ni Vice President Lenny Robredo sa online forum ng Rotary Club of Makati, sinabi niyang magiging prioridad niya ang COVID response at recovery. Bibigyan raw niya ng mas malaking budget ang edukasyon. Mula 3% ng gross domestic product ngayon ay gagawing 6% o higit 1 trillion pesos pagdating ng 2024. Tungkol sa pag-withdraw ng kandidatura ni Mayor Sara Duterte at spekulasyon na maaari itong tumakbong pangulo, sinabi ni Robredo na wala itong epekto sa kanilang kampo. Naipakita na raw ng kasaysayan na hindi mabubuwal ng kahit anong kayamanan, kapangyarihan o makinarya ang kagustuhan ng taong bayan. Hiningan din ng reaksyon si Robredo sa pahayag ni dating Senador Bongbong Marcos na kung sa tingin daw ni Robredo ay hindi kailangan ang disqualification case para matalo niya ulit si Marcos, sabihan raw ni Robredo ang mga petitioner na i-withdraw na ang petisyon. Sa akin naman, hindi naman kami diktador. Bakit didiktahan namin yung mga petitioners na i-withdraw yun? But if Mr. Marcos thinks that there is no ground for the petition to prosper, wala naman siyang dapat ikatapo. Ayon sa mga petitioner, walang kinalaman si Robredo sa disqualification petition laban kay Marcos. Hinamon ni Senador Manny Pacquiao ang mga kapwa kandidato sa pagkapangulo sa Ayuda Challenge at ibahagi rin daw ang kanilang kayamanan sa mahihirap. Galing daw sa sarili niyang bulsa ang ipinamimigay niya at walang ginamit na pondo ng gobyerno. Sabi ni Pacquiao, titigil lang siya sa pamimigay ng relief goods at cash aid kapag ipinagbabawal na ito ng Omnibus Election Code.
Si Senador Ping Lacson naman, binawi na ang inihain niyang death penalty bill at isinulong ang panghabang buhay ng pagkakakulong sa mga karumal-dumal na krimen. Mas mabuti raw kasing mabuhay ang isang kriminal kaysa kitilin ang buhay ng isang inosenteng tao na biktima ng maling paghatol. Sinuportahan din ni Lacson ang suhestyon ng katandem niyang si Senate President Tito Soto na ikulong ang mga drug lords sa isang supermax penitentiary kung saan tatanggalan sila ng anumang uri ng komunikasyon sa labas ng kulungan. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na unfair daw ang no vaccine, no policy para sa four-piece na proposal ng DILG. Ayon sa kanya, wag daw i-discriminate ang maralita pagdating sa ayuda at tugunan ang ugat ng kahirapan. Magsimula sa bakuna at pagbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Pinangunahan naman ni dating Senador Bongbong Marcos ang mass oath-taking ng mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas sa Tacloban. Yan ang unang balita. Nagsasagawa ngayon ang inspeksyon ng I-Act sa Commonwealth Avenue at live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Kasalukuyan nagsasagawa ng biglang inspeksyon yung Interagency Council on Traffic o IAC dito sa kaba ng Commonwealth Avenue malapit sa may Central Avenue at sa UP Asian Institute of Tourism. Ang kanilang primary focus ngayong umaga ay yung pagsita dito sa ilang mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus. Kung sila ba'y tumatalima doon sa 70% ng capacity. Kapag medyo full capacity yung itsura ng bus, ito ay sinisita at ini-inspeksyon kung ito ba ay tumatalima sa protocols. Bukod dito, ay inaalam din kung sumusunod sa health protocols tulad ng pagsusot ng face mask at face shield. Yun nga lang, doon sa mga pasahero, doon sa mga bus na nasita, medyo na-aberya sila ngayong umaga. So itong situation dito, at hindi naman ito naka-apekto sa dalay ng traffic ko dahil moderate pa rin yung volume ng traffic dito sa bandang papunta ng Philcoa. Live mula rin sa Commonwealth sa Quezon City, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Mapapanood na muli sa TV si John Lloyd Cruz at mangyayari yan dito sa Kapuso Network. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa kanya? Panoorin natin ito. Tumitibok pa naman sa mamarinig. Mas lumaki nga yung puso ko ngayon eh. Ito naging sagot ni John Lloyd Cruz nang tanungin siya kung kamusta ang kanyang puso ngayong he's officially back to work. Really happy. I'm very excited. Malapit na mag-start yung aming taping. Looking forward to a series of pitchings from the creative minds of GMA. Balik television na nga ang premiadong aktor na si John Lloyd Cruz para sa isang aabangang sitcom matapos pumirma ng kontrata sa Kapuso Network. Napakalaking bagay ho na nakahanap kami ng tahanan sa GMA. Kaya maraming salamat po. At ngayong balik trabaho na, sino kaya ang gustong makapareha ni John Lloyd? Actually, si Bea nasa priority list. Nandun siya sa dulo. Nandun siya sa dulo. Panghuli ka, Bea, okay? Marami tayong dapat unahin. I follow the material. Kung sino yung nababagay or who would best represent or portray the character, tingin ko nandun yung vote ko. Ilang taon ng showbiz hiatus si John Lloyd at sa mga panahong ito, may mga na-discover daw siya tungkol sa kanyang sarili. I can be a good mother pala and father at the same time. Malaki yung na-set na tone ng becoming a father. I think yung pinakabago sa lahat ng mga bagong na-experience ko. And pinakamasaya, pinaka-na-enjoy ko. Warm welcome naman ang binigay ng ilang Kapuso stars para sa award-winning actor. Hi, John Lloyd! Welcome to Kapuso GMA Network and I hope to see you soon. We are happy he is back on screen. Kaya congratulations on the new show and welcome to the Kapuso Network, John Lloyd. Congratulations sa lahat ng mga projects mo and sana makatrabaho talaga yung idol ko soon. Ingat ka palagi, Dan. Congratulations. Eto na naman tayo. Magkasama na naman tayo. First of all, welcome to GMA. I cannot wait for everyone to see and experience the greatness of a John Lloyd Cruz, just like I did through the years. Welcome sa Kapuso Network, John Lloyd Cruz. First Baclaran Day po ngayon na nasa ilalim ng mas maluwag na Alert Level 2 ang Metro Manila. Mas marami na kaya ang nagsisimba? At live mula sa Baclaran, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Ivan, ang dami ng tao ngayon dito sa Baclaran Church. Kala mo, first Wednesday of the month. Sa dami.
Pwede nang magdasal kahit anong oras sa loob ng Baclaran Church. 24 oras na kasi ulit itong bukas simula nang mawala ang curfew nang ibaba sa mas maluwag na Alert Level 2 ang Metro Manila. Pwede na rin ang mga bata sa loob. Masaya na kasi nakakalabas sila. At ngayon ulit ngayon lang to na ulit nakapasok sa simbahan eh. Dahil nga sa tagal nga. Ayan, kaya pinasyal namin dito. Mas marami na rin ang pwedeng pumasok sa loob. Nasa 2,480 na katao na. 40% yan ang seating at standing capacity ng simbahan. Mas mababa kumpara sa pinapayagan ng IATF na hanggang 50% para sa mga simbahang nasa Alert Level 2. Ayon kay Father Enoch Cueto ng Baclaran Church, hindi raw talaga nila sinagad sa 50% para raw hindi magsiksika ng mga nagsisimba. Kung papasok sa loob ng simbahan, dapat fully vaccinated. Pero kung sa compound lang na open area, pwede kahit di bakunado. Sa loob, bawal pa rin ang paghawak sa mga rebulto ng santo kaya di pa tinatanggal ang mga bakod dito. Bukas naman na ang mga confessional o ang kumpisalan pero kapag Miyerkules kung kailan maraming tao. Pero sa kabila ng pagluluwag na yan, nananatiling bawal ang mga walang face shield sa loob ng simbahan. Kaya ang mga walang dala bumibili dito sa labas sa halagang 15 pesos. Pero si Tatay Liporada hindi raw gagastos para sa face shield. Hindi ako bibili. Anayin ko naman yan. Hindi na ako papasok. Dito na ako. Pero pag hindi na ni-require yung face shield? Ay, wala na po akong ititinda. Ano na lang kabuhayan? Mangangalakal na lang. Sa mga pupunta pa lang dito sa Baclaran Church, dalawang bagay huwag niyong kakalimutan. Face shield at vaccination card kung kayo papasok sa loob ng simbahan. Ako po si Jonathan Andal, Buong Puso, para sa Pilipino. Hinandugan ng tulong at ng sariling bisikleta ang isang bata sa Mexico, Pampanga. Na-miss kita. Bagay, dami mo na kasing ginagawa eh. Tapos... Diba sabi mo gusto mo ng bike? Oo. Ayun o. Oh no. Oh my God. O yan, sa'yo yan. Sa'yo yan, may bike ka na. Okay. Oo, sa'yo yan. Bago po yan, una nang nag-viral ang 11 taong batang si Angel dahil sa kanyang kabaitan. Kahit kasi walang-wala, nakuha niyang alukin na ilibre ng maiinom ang siklista sa Clark na nooy naghihintay sa kanyang kasamahan sa pagbibisikleta. Dito na buo ang kanilang pagkakaibigan. Maraming netizen ang naanting kay Angel na meron palang mild autism. Kaya nabuong isang grupo para tulungan siya. Nagpasalamat si Angel sa nagbigay ng bike dahil hindi na siya manghihirap. Nagpasalamat naman si Clark kay Angel dahil sa ipinakita nitong puro kabaitan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.